Ayan guys, tapos na guys. So, papalitan na natin ang gulong. So, ayan guys, dalayan mo na natin sa vulcanizing para ipagpapalit natin. Sa BSBS. Sa BSBS, Bachelor of Vulcanizing siya. Welcome to my channel. Ayan guys, nakabit na ang gulong guys. Yan ang sa front. Ito ang sa likod. Ayan, so ina-align pa guys. Ayan. Ang nangyari guys, yung dating spacer niya is kung yun, hinati. Binawasan. Para magkasya. So, sitting na naman yun siya guys. Ito ang washer niya. Ay, spacer. Ayan. Ayan. Mayaw. Mainit. Ayan guys, so hinati yan siya para doon. Tapos siya. Guys, na sitting na guys. Konting kembot na lang. Ready to go na ulit. Yan ang bagong conversion natin guys dahil sa bagong sonic hub. Saka yung chuterings. Yung sumukatagpon. So ayun guys, sabihin ko sa inyo kung ano ang nabago na napalitan ko dahil ito na idagdag ko, ito hindi nakasali doon sa binili ko bago, dinagdag ko na lang ito, plants hub para sa sprocket, kasi ang plants hub sa sprocket guys, yung sa luma, malayo ang kuan nila, ito siya. Yan, malayo ang butas dito. So, ito, hindi kakasya doon. Iba ang plants hub dito sa sonic hub. Iba ang plants ng stock. Ito, stock ito, guys. Ay, hindi. Kuhan pala ito, Chi. Ano mo na yung stock? Sprocket. Sprocket? Oo, oh, tama. Akala ko sa disc. Yan siya, guys. Yan ang sila ang partner. Yan. So, mas maliliit ang sukat dito guys ng kuan. Ayan siya guys, malalapit ang distansya na dito. Ayan, distansya dito. Sa dito kaya nagbago naman ako ng sprocket guys, bago lang ako nakakapalit ng sprocket pero. So, ayan guys, kailangan mo magpalit ng bagong sprocket at saka ito. Kasi kung nakasunik hub ka, hindi na ito kakasya, itong stock niya, hindi nakakasya. Ayan. So, ayan, kaya nagpalit naman ako ng another sprocket set kasali doon. So, then ito, yun na yung sinabi ko, yung spacer. Yun ang nabago naman. Umatras ng konti. So, ito, luwangan muna ito bago dapat masikip na muna ang sa hub bolt niya bago dito ito sisikipan. Parang ito ang magkuhan kung kailangan mo ba i-spacer o hindi. Ang ating part 2 ng ating conversion sa disc brake. Pero at least guys, hindi wala na siyang gigiwang-giwang guys. Hindi nagigiwang-giwang ang disc brake. Oh. Yan, nakikita niyo. Dalawang pares. Straight na straight na masyadong ikot niya guys. Hindi tulad yung luma, yung dati. Saan na ba yun? Ngayon. Kasi ito guys, dito ito ang binarina. So hindi natin ma-fix ang paglapat dito. Hindi fix kaya medyo gigiwang-giwang ang kuan ng disc. Ayan. So kasama yan sa na-review natin guys na sa disc brake kuan natin yung sa part 1.
conversion from drum type to disc brake. Ayan guys, pinipix na guys. Pina-final na. Ayan guys, may kuan lang pala ako sa bagong pisto ngayon ni Richie guys. May announcement lang ako sa inyo. Nawala na siya ngayon doon sa may dating El Marco. Yung sa Sumdad Building. Nandun na siya ngayon sa Gear Moto, sa may kanto ng Sausa. Sa may harap ng Phoenix Gasoline Station. So, doon niya lang hanapin si Mark at Richie. Malaban pa. Rulan yung sabi ko. Di ka to, Chi. Luwagan sa dito sa taas. Kani o. Para mo fix. O saan niya na i-fix kung kuan. Nga. Oh, i-fix sa diha bago dito. Bago ito. Sitting. Lose. Ang dooban. Al contra. Sabi ni ah. Tracy. Tracy, good. Ayan guys, bago nyo i-fix una dito, luwangan muna dyan para maka play ang adjustment ng caliper. Ayan. So kung ganyan, so kailangan ko lagi ng isang washer. Oh, para hindi siya mag-stack up. Okay, oh, wala nang stack up guys. I-break break down eh, tanaw to ni kumod. I-break mo daw diyan eh, diyan. Sige, break. Break ganyan. Bumba bumba. Break steady. Pitaw. Ani sayo-sayo. Wala na. Pitaw. Okay. Okay. Siyempre side konti bago pa mag adjust pa yan siya. Yun so saka siya pipitan dyan bali parang isang washer wala nang isang washer isang washer lang yan. Yan tandaan nyo guys. I-fix mo nyo dito sa baba ang gulong bago ang pag-adjust dyan. Okay lang. Okay lang. Ano yung sabit lang sa tab? Masabi. Guys, wala siyang disalign. Hindi na disalign guys. Hindi na nag-giwang-giwang. Waggle-waggle. Waggle-waggle. So, yun. Front. Sa front na naman. Okay. Ayan. Ayan ang sa front guys. Sa front naman guys, siyempre nagpalit ako ng hub, nagpalit rin ng disc brake. Kasi yung luma na hub, yun ang luma na hub guys. Ito ang disc niya, yan, so. Iba man yun guys, kasi mas mababa man yun ito, may kuan naman. So hindi na kailangan yung ganun na kakurbada. Ito straight lang siya. Dahil sa malapad na yan dyan. So ayan. Yan ang pagpalit natin ng rim set at saka tires. Rear and front na pinalitan natin. At saka pag-seating ng ating brake. So maraming salamat sa inyong panunod guys. At ikakabit na natin yun sa front. Yun ang mga napalitan ko guys. Pinalitan ko na rin ng mga bagong bearing. Kasi bago man ang hub natin, bago na ang bearing. Pati yan. Para pantay talaga lahat guys. So kung baga mapag-isipan nyo na mag-convert kayo ng from drum type to disc brake.
So, contact niyo lang si Richie at siyang nakakaalam. Siya ang expertise niya yan. So, hawakan ko. Ayan. So, kakabit na siya. At saka, kuan din pala guys, nagpalit din ako ng speedometer gearbox. Kaya hindi pwede yung sa luma. Yung sa luma niya, na gearbox, hindi pwede dito. Kaya kasi mataas-taas na itong hub ng bago nating napalit na rim set ng hub niya. So, pati speedometer guys, magpalit din kayo. Papalitan nyo rin. So, gearbox niya. Ano? Bakit pa yung isang spot doon nag-iba? Ayan, at nakabit na guys. So, nakabit na ang bagong speedometer. Iwan ko kakasya ito. Sana, parang magkagaya lang man, no? Oh, isa lang sila. Hindi lang sila magkagaya doon sa speedometer na luma. Ayan. So, ito ang pinalitan guys. Gearbox niya ng speedometer. Magkaiba sila doon sa... Kaya kasi yun guys, pag XRM na yan. Yan na gearbox. Then, dito naman ang kuan ko, brake master. Kung nakita niyo yun sa last na vlog ko, makikita niyo yung paano siya nilagay dyan. So, ayun. At saka ang brake na lang. Kaya kasi, magkasya ba? Kung kasi iba na ang disc brake niya. Ang sa laki niya. Ganun lang. Washer. Washer. Washer lang. So, dadagdag lang tayo ng washer. 8mm. So, washer lang guys. Okay rin yung caliper niya doon sa disc brake. At yun, at nakabit na guys. Yan ang pagpalit natin ng rim set. Part 2. So, yan, sobrang init. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe guys. Kung nagustuhan mo ang aking vlog, ang aking topic ngayon. So, sana guys, paki-subscribe at pindutin ang button nil para ma-update kayo guys mga bago ko na mga vlogs. So, yun lang guys at maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong suporta. At sa marami pang vlogs na gagawin namin ni Richie. Yan. Ang gwapong mekaniko. Yan lang ang kontakin nyo. Yan ang expertise niya guys. Ang pagkukumpuni ng mga motor. Kahit anong motor. Basta motorcycle lang. Huwag lang sasakyan kay ayaw na mahirapan na siya doon kasi hindi na yun expertise. Dito siya expert sa mga motorsiklo guys. Mga scooter man yan o maano. At saka sa mga wiring talaga guys. Dito sa Cotabato City. Si Richie ang ma-recommend ko sa inyo sa mga wiring. Kahit sa ang shop, magtanong kayo sa wiring about motorcycle. Dito kay Richie, kayang-kaya. So, yun lang guys at bye-bye.